Maraming salamat po, Mr. Chair, at salamat ulit sa hearing na to. Mr. Chair, I just want to put the discussion in perspective kasi po, katulad po nung binanggit sa resolution, yung policy on addressing the issue of COVID-19, at ano yung mga problema sa Department of Health, no, sa mga policies na implement niya. Siguro po, Mr. Chair, kailangan mailagay natin sa isip natin na sa ngayon, talagang napakahirap nung legislation that we want to do, although we want that immediately. Pero nandito rin po tayo sa isang sitwasyon na kailangan nating address yung problema ng ating bansa. Yung problema ng mga nahawa sa COVID at yung mga namamatay. When we started the hearing, we were at 13,000 deaths. Ngayon po, 22,000 na. After only about 1 month. We started the end of almost April, 2 months. 22,000 na po ang namamatay. So, noong una po, ang aking tinitingnan dito yung PSMID, talaga pong hindi ko nagustuhan yung kanilang mga recommendations. Kasi kung titingnan nyo yung recommendations nila, talagang lahat bawal. Vitamin C, ang zinc, vitamin D, and this is actually the policy of the Department of Health. Is this not correct, Secretary Duque po? I am not sure na pinagbabawal yan, Mr. Chairman. Kasi for example, zinc, that has been long recognized as quite helpful in prevention of upper respiratory tract infection. So vitamin C has also been recognized as helping in improving resistance, no? So I'm not sure about where that is coming from, that it is not allowed by PSMID. Yes, maraming salamat, Secretary Duque, because that clarifies the issue. Kasi nga po nung una, ako po ay hindi naniniwala at hindi ako sumusunod sa protocol na gusto ng PSMID. Pero it would seem pagdating po sa remdesivir at ivermectin, ito po yung sinusunod na Department of Health. If you go to the guidelines, living guidelines ng PSMID, yan po ang kanilang sinasabi. Importante po yung statement nyo, Secretary Duque, because kayo po yung policy. Marami po kayong tinatanggap na iba't ibang rekomendasyon, but eventually, the buck stops with the Department of Health. In fact, kahit na po kay Pangulo, ang sinusundan niya, no, during the question and answer hour, tinatanong niya yung FDA. So batay dun sa sinabi nyo, and I hope that DOH will check this, yun po ang nakalagay. They are recommending against vitamin C, recommending against zinc, recommending against, yung binanggit ni DS Atienza, yung sukob. In fact, yung sinabi ng DOST, magandang virgin coconut oil, they're also recommending against. So, okay. So, yan po, nakalagay po dyan. So Secretary Duque, doon po sa mga, kayo po ba mag-agree? Because I'm sure in the IATF and Department of Health, na ito pong kauna-unahang pagkakataon dito sa ivermectin that doctors are independently conducting and submitting their trials. Do you agree on this? I'm not aware that they are doing this and have registered with the appropriate agency, which is supposed to issue the guidelines on the conduct of trials. Ang alam ko po, ang DOST ang may mandato niyan. Okay, so pero ito may po be allowed, but with the imprimatur of the appropriate agency. Kasi may proseso pong dinadaanan yan eh. Maybe opo, si DG Montoya can give you a more definitive answer to that, Mr. Chairman. So, Mr. Chairman, kaya ko po na-raise to as a matter of fact lang po that for the first time, sa lahat po tinitingnan ko yung mga drugs, ang mga doktor mismo are making their own initiative, conducting their own trials, and submitting these trials. Of course, to the FLCCC, ito po yung independent group sa US, independent group sa yung BIRD, which they are also submitting to their respective authorities. Now, Mr. Chair, now, pumasok na yung pag-uusap dun sa trial and value judgment. From a policy point of view,
Lahat po ng gumamit na bansa ng ivermectin. Kaya po critical dito, Secretary Duque, that there should be a public policy. Kasi po, katulad kami, nung nag-distribute sa Matandang Balara, ang katotohanan po, ang CIDG nandun. They were observing. I'm not sure if FDA was there, but I'm sure they were there. They were observing. Pagkatapos po, biglang nagkaroon kayo ng pag-file sa PRC to investigate the doctors. Bakit yung mismong trial na ginagawa, kung epektibo to, hindi yun ang tinitingnan natin? Now, going back to my point, tinignan nyo na ba ang experiences ng Mexico, Peru, Slovakia, Czech Republic, Bolivia, Panama, Nicaragua, Egypt, at ngayon po India? Nakita na po ba natin kung nung ginamit nila on a mass distribution, bumagsak ang nagkasakit at namatay sa ivermectin? Maybe Director Montoya, Mr. Chairman, be recognized once again. Thank you. Mr. Chair, I'd just like to clarify, kasi po, question of policy to eh. This is a, from a policy point of view, from the Congress point of view, nakita namin itong mga bansang to eh, bumagsak nung gumamit ng mass distribution. So I'm asking the Department of Health or the Health Authorities, IATF, nakita ba natin o tiningnan ba natin at inobserbahan, pinag-aralan yung pagbagsak ng pagkahawa at pagkamatay nung nagkaroon ng mass distribution ng ivermectin? Kasi ang world data, makikita natin even in the Philippines with the very negligible use of ivermectin, dahil kukunti pa lang ano, ang nakagamit, the recovery rate right now is already 94%. So even without ivermectin, it is clear. Even in the world data, makikita nyo, 98% yata ang recovery rate globally. So parang mahirap naman po na sasabihin natin it's because of ivermectin. So look at our historical data since pandemic in the Philippines started. Consistently, until pagkatapos ng nag-spike tayo ng April, May, the recovery rate has gone back to more than 90%, and which was the same figure after our surge in July, August. Secretary Duque, totoo po yan. If you look at 22,000 people, with 100 million population, maliit yung 22,000 na namatay. Pero sinasabi po natin, hindi dapat namatay yung mga taong yun. Now, if we look at the data, again, adverse events, pag kinumpara po natin ang remdesivir, kinumpara natin ang vaccines, there are more adverse events on these particular drugs on COVID-19 than ivermectin. So parang sinasabi po, now I'm looking at the policy statements that you're saying now, eh mukha po talagang hindi tayo papayag sa ivermectin at mukha hindi natin papayagan yung mass distribution. Yan po talaga nakikita kong posisyon ng Department of Health. Because on the one hand, yung PSMID nagsabi, eto pwede, sabi nila hindi pwede vitamin C, yung zinc, pero sabi nyo hindi, kailangan yan. Pero pagdating dito naman sa ivermectin, sinusundan natin sila based on the data, which if we look at the entirety of the data, ivermectin will still be the safest. Siya pa rin po ang pinakamura at pinaka nakikita naming epektibo na gamot. Babalik po ako dun sa aking katanungan, bakit masyadong ginigipit ang ivermectin at ang mga doktor na nagtutulak nito? Because Mr. Chair, Secretary Duque, I'm sorry for asking this, I have good information that you even called the PRC to investigate the doctors, if I'm not mistaken. I hope that could be clarified. Again, that was responded to. Mr. Chairman, I would like to ask that you recognize Yusek Berhere on the circumstances surrounding this report to PRC on the doctors prescribing ivermectin. Before the reply, Mr. Chairman, kaklaro ko lang ho. Noong una ho, hinuli yung mga nagproproduce ng ivermectin compounding. Later on, sinabi ng FDA, pwede na yan. And doctors can do off-label. Kami po ni Dr. Diaz Marcoleta, nagkaroon po ng medical mission with the four doctors sa Matandang Balara. And in fact, we were monitored there. And I know that we were monitored during that time. Pagkatapos po noon,
Bigla pong nagkaroon ng complaint coming from DOH. Naglabas ng statement ang Philippine Medical Association and Philippine Colleges of Physicians na bawal mag-prescribe ng ivermectin. So you can see, talagang ginigipit po yung ivermectin. Secretary Duque, I'll go back to remdesivir. Sinabi ho ng WHO, hindi na ho yan pwede. Sabi ho ng WHO, last year pa ho yan. Ngayon ho, ang sinasabi, meron silang special permit. Alam nyo, Secretary Duque, lahat po ng ospital, pag may sakit ka ng COVID, pumasok ka, remdesivir ka agad ang isasaksak sa'yo. So why is it that we're doing that? Pagdating sa ivermectin, sabi ng WHO, hindi pa ho sinabing hindi pwede, clinical trial lang, hinihinto natin. Pagdating po sa remdesivir, na sinasabing hindi talaga pwede, eh pilit pa ho natin pinapagamit sa mga mamamayan natin and the cost is very high for them. Yung 1,000 sa India, binibenta po dito 10,000 to 15,000 sa mga kababayan natin. Thank you, Mr. Chairman. Ang alam ko po, ang remdesivir is one of the investigational drugs which has been granted the compassionate special permit by FDA. Kahapon, galing ako sa Southern Philippines Medical Center, nag-inspect ako ng COVID situation sa mga ospital, pati yung Davao Regional Medical Center. Tinanong ko sa kanila, totoo ba yung mga remdesivir ninyo nagkakahalagang umaabot 10,000 to 15,000 piso? Sabi nila, hindi sir. Ang amin bili sa remdesivir is 1,500 pesos per vial. So yun ang latest na natanggap ko na pricing on the ground. Pero wala rin akong makita naman na ang WHO may kautusan o may advisory na sinasabing walang kwenta o hindi pwedeng gamitin ang remdesivir.